kalakasan mo, kapatid. Bigyan mo ng energy. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Bring ka, O Yahweh. Kayang-kaya niya gawin lahat.
Posible sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay ay kaya mong ibigay, Panginoon, sa amin. Hallelujah. Hallelujah, Lord, sa umagang ito, patuloy niyo pong saya sa atin ang aming mga puso. Oh, Jesus. Fix our heart, Lord. Oh, thank you, Lord. Fix our heart, Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Come on, church. Hallelujah. I worship mo si Lord sa umagang ito. Hallelujah. Kung may nararamdaman ka sa umagang ito na hindi maayos, hindi maganda, lumapit ka sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil patuloy niyo po kaming tinuturuan. Patuloy niyo po inaayos ang aming buhay. Naayos niyo po yung aming mga puso. Lord, ayusin niyo po yung aming mga nararamdaman, Panginoon, sa umaga nito. Magtitiwala po kami sa iyo, O Diyos. Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyo, O Diyos. Come on, church, magsambit ka ng papuri sa Panginoon. Itulog mo yan sa Lord. Jesus.
pa. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, naging isang tanay, ilalaan bawat saglit, upang ibigin ka nang walang mukba. Gaya ng dagat na hindi Lord. Pagkas na pagsintay,
Hallelujah. Sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba, sa matamis na pangalan ni Jesus, at ang lahat ay magsabi na Amen. Hallelujah. God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Muli pa, sige po. Sa malakas sa palakpak. At bago ka tumayo, bago ka umupo, ayan, bago ka umupo, habang ikaw ay nakatayo, kumamay ka ng ilang tao sa lugar na ito, hallelujah, sabi mo salamat sa Diyos, nandito ka, at kung yan po ay tatay, pakisabi sa kanya, maligayang araw ng tatay sa'yo. Okay, sa lahat po ng ang mga nanonood online, good morning, good evening po sa ibang timeline po natin, hallelujah, at muli po, ay kami po ay masaya, nagagalak po na magkita-kita pong muli sa atin pong gawain po. Amen? Amen po ba? So, nakamayan na po ba natin ang ila po nating mga kasama dito sa church? Amen, ayan, habang nagtatawanan po sila. Okay, mga youth, nagkamayan ba kayo? Kamayan? Nagkamayan ba kayo? Sige po, makakaupo na po tayo. At ang atin pong tagapagsalita ngayong umagang ito, hallelujah, ay isa pong lingkod ng Panginoon. Classmate po namin siya sa mentoring, sa public speaking. Hallelujah. Isa sa mga na-meet ko na tao na talagang sobrang humble, sobrang pagsunod sa Panginoon. Amen. So nakita ko po yung sa panahon na kami po ay magkakasama sa isang classroom, ay tunay nga na yung reflection ng tunay na pagsunod ay nakita ko po sa taong ito. Kaya sabi mo dyan sa katabi mo, maghanda ka, may sasabihin si Lord. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo at palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng lingkod ng Panginoon, Pastor Berwin. Hallelujah. Praise God. Good morning. Good morning, everybody. Blessed Sunday sa ating lahat. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Binabati ko po ang mga tatay na nasa online. Lahat po ay Happy Father's Day. Pwede po ba na... Batiin ang ating mga kapatid. Kaliwa at kanan, mahal po tayo ng ating Ama. Mahal po natin ang ating Ama. Amen? Amen. Bago po tayo magsimula sa ating message po ngayong araw. No? Hello? Bago po tayo magsimula sa message po natin ngayong araw, umpisahan po natin sa panalangin po. Tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, Lord God, we surrender to you this praise and worship today. Thank you for this freedom, Lord God, that we may freely worship you, Lord God. Lord God, as we continue to surrender to you this very session, Lord God, as we continue to praise your word, Lord God. Lord God, may you speak through me, Lord God, that each and everybody will have humble hearts, Lord God, that you, your revelation will be revealed. Okay, praise God. Ang mensahe po natin ngayon, i-revise ko lang po, no? Bali, ang tema po natin ay Kingdom Culture. Naalala po natin ang mga tinuro natin mga nakaraang linggo. Ang kultura po natin sa ating simbahan, sa kingdom po natin, ay nararapat po, ay nakalooban po ng ating Ama na nasa langit, ating Panginoong Jesucristo. Kailangan po natin bigyan ng urgency, importansya. Yan po ang kailangan natin. Ito po ang kultura na kailangan na meron po na sa bawat isa po sa atin. Ngayong araw po, dahil Father's Day po, no, bibigyan ko po kayo ng isang maikling kwento na sana po ay may apply po natin sa ating buhay. No?
Ito po ay may moral lesson dahil ito po ay parable patungkol kay Jesus, no? Na si Jesus po at ang kanyang mission sa atin, sa bawat isa po sa atin, no? Story po na ito ay patungkol sa parable of faithful and wicked servant. Pwede po natin basahin ng sabay-sabay? Okay. Let's start. Who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time? It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. Truly, I tell you, he will put him in charge of all his possessions. No? Ito po ang servant na to, ang unang servant po ay ang good servant po. No? So dalawa po ang servant na tinutukoy sa kwento po na ito. Ito po ay, ang una po ay good servant. Ano po ang sabi, mga kapatid? Ano po ang amo po, ang master po ay umalis. Nagbinilin po niya ang kanyang bahay sa kanyang mga sa dalawang servant. Ang unang servant po ay ang good servant. No? Binigyan po siya ng trabaho na alagaan po ang kanyang bahay at ang ibang mga servant, ibang lingkod na kasama po niya. Nabigyan niya ng pagkain, alagaan niya sa tamang oras. No? Ngayon, pagbalik po ng amo, nakikita po niya na ginagawa po ng good servant ang kanyang trabaho at ang kanyang tungkulin. Ano po ang pangako ng master sa kanyang lingkod? Truly, I tell you, I will put him in charge in all my possession. Lahat po ng possession ng amo ay ipapamahagi po sa kanya. Ito po ang pangalawang servant. Basahin po natin ulit. Ang pangalawang servant, go. But suppose that servant is wicked and says to himself, my master is staying away a long time. And he then begins to beat his fellow servant and to eat and drink with drunkards. The master of that servant will come one day when he does not expect him, and at an hour he is not aware, he will cut him into pieces and assign him a place with the hypocrites where there will be weeping and gnashing of teeth. No? So ito po yung pangalawang lingkod na pinagbilinan ng master. No? Ano po ang kanyang ginawa? Nagliwaliw lang siya. Ang sabi dito, nagliwaliw siya. Hindi niya po ginawa ang kanyang tungkulin. No? Anong sabi dito sa parable po na ito? Ang master, ano po ang gagawin ng master sa lingkod na hindi po gumagawa ng kanyang tungkulin? Ha? Ang sabi po, I will cut him into pieces and assign him in the place where hypocrites are, where there will be weeping and gnashing of teeth. No? So alam po natin, ang lugar na weeping and gnashing of teeth ay nasa impyerno po. Doon po ang kaparusahan na walang hanggan. Hindi po ang buhay na walang hanggan. No? Ano po ang hypocrites? Ang highlight po dito, hypocrites. Ano po ang ibig sabihin ng hypocrites? Ibig sabihin po nito ay sinasabi po ng tao na ito, itong lingkod na ito, na siya po ay faithful, siya po ay tapat sa kanyang trabaho. Ngunit, dahil hypocrite siya, hindi naman pala niya ginagawa ng buong puso ang kanyang trabaho. No? Ang tawag po dyan, hypocrites. No? Meron pong warning sa maikling kwento na to. Ganyan lang kaikli ang kwento. Yan lang. Tapos na po. No? So ngayon, ang kwento po na ito, paano po natin may apply sa ating buhay? Ano po ang moral lesson? No? Meron po titong kailangan nating tandaan. Meron po tayong kailangan malaman dito. Napansin nyo dito, yung unang servant ay binigyan ng gantimpala. Tama po? Ang pangako po sa kanya, ibibigay po sa kanya lahat ng kanyang ari-arian. At gagawin po siyang tigapamahala ng kanyang lahat ng ari-arian. Hindi sinabing isa o dalawa. Lahat ay pagkakatiwala sa kanya. Basta pagbalik po ng amo, makikita po niya na ginagawa po natin ng lingkod ang kanyang trabaho o kanyang duties and responsibility. Ano po ang warning po dito? No? Meron pong reward, meron pong penalty, may punishment po. So ito po yung isang warning po sa atin. Base sa Proverbs 14:14. The backslider in heart receives the fill of his own ways, but a good man is rewarded for his ways. No? So
Ang sabi po dito, ang good men po ay binibigyan ng reward. Sabihin po natin, reward. Amen. So, ang ginagawa po ng backslider, ang backslider po is yung mga taong hindi gumagawa ng kanyang duties and responsibility, mga lingkod po na hindi po gumagawa ng kanilang nararapat gawin na trabaho, no? So, ano po ang mangyayari? Kasi ang diskarte po ng mga lingkod na ganito, receiving the field is own waste. Gumagawa po sila ng sarili nilang diskarte. Kung ano po yung alam nilang tama. Pero hindi pala yun ang duties and responsibility po nila, no? So ito po ay isang warning po sa atin, no? Sa story po ng parable of faithful servant, no? Ito po ay isang bagay na kailangan nating tandaan, no? So paano natin sosolusyunan ang ating problema na meron palang reward, meron palang punishment? Paano tayo hindi maliligaw, no? Na mapupunta tayo sa reward. Hindi po tayo mapupunta sa kaparusahan, no? So, dito po sa Romans 8:4, no? That the righteousness of the law might be filled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Tayo po, kung sakaling may naharap po tayong mga pagsubok, mga kapatid, hindi po tayo aasa sa ating sariling kakayanan. Minsan po tayo, iniidolo po natin ang ating sariling kakayanan. Tayo po ay tao lamang, no? Meron po tayong limit, no? Kaso kailangan po natin gawin ay una manalangin, una sumandal po tayo sa Holy Spirit, sa ating Panginoon, na kahit kailan, hindi man lang tayo pinabayaan, no? Yan ang nakakalimutan po natin bilang tao. Bakit po? Kasi ang nature po natin bilang tao ay tayo po ay masyadong nag-aalala sa mga bagay-bagay. Sinusuko natin yung problema sa ating sariling kamay. Nilalagay po natin ang bata sa ating kamay. Pero meron tayong mga bagay na hindi naiintindihan, no? Dahil limited ang ating wisdom, no? Akala natin, kasi yun pa ang turo sa atin, eh. Dito eh, sa school. Oh, pang di mo kaya, push mo. Maraming encouragement. Tama naman yun, no? Pero tayo, meron tayong spiritual wisdom na gustong i-bless sa atin ng ating Ama na nasa langit. Dahil Father's Day ngayon, ito po ang dapat nating yakapin, ang pag-ibig ng ating Ama na nasa langit. Binibigyan po tayo ng blessing. Huwag po nating hahadlangan ang blessing na gustong iparamdam sa atin ng Ama sa langit. Sabi po ng ating mga nakaraang pastors, no, kung naaalala nyo, yung kingdom po ng nasa langit ay gustong iparamdam ng ating Ama na nasa langit dito sa lupa. Huwag po nating hahadlangan ang biyayang gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon. So kailangan po natin tandaan, no? Blessed is the man who perseveres under trial. So lahat po ng mga taong naninindigan sa pagsubok, no? That person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ang mga tao pong nagmamahal sa ating Panginoon ay bibigyan po ng paninindigan sa kanilang pagsubok. Bibigyan po tayo ng blessing, no? Huwag po nating hahayaan na tayo po ay mahadlangan ng kaaway sa blessing na gustong ibigay sa atin ng ating Ama na nasa langit. Huwag po nating hahadlangan. Huwag po nating lolokohin ang ating sarili. Kailangan po tayo ay merong talas ng ating isipan, no? Kaya dapat natin makita, mga kapatid. We need to visualize na tayo po ay nililinlang madalas ng ating kaaway, no? Dapat po tayong sumuko, no? Ano po ang dapat nating gawin upang tayo po ay hindi malinlang o maging handa po tayo or maging watchful pag bumalik po ang ating master? At tayo po ay faithful servant. Hindi po tayo nakikipag-iinuman. Hindi tayo nagliliwalayo. Hindi po tayo gumagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. No? Ano po ang dapat nating gawin? Whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Ito po ang reminder po sa bawat isa sa atin. Lahat po ng mga nakikinig. Hindi po tayo magiging disciple, hindi po tayo magiging na kay Jesus kung hindi po natin bibitawan ang lahat
na mga iniidolo nating mga gamit, mga bagay, pera, mga tao. Lahat po ng bagay na hindi po natin mabitawan sa ating puso. Ito po ay maghahadlang po sa atin upang tayo po ay maging blessed sa ating Ama at hindi po tayo magiging disciple. Kailangan po nating i-empty ang ating puso, no? Kasi pag hindi po natin ini-empty ang ating puso, wala pong pwesto sa puso natin upang ang Diyos ay manahan sa ating puso, upang si Jesus ay mag-indwell sa bawat isa sa atin. Hindi po, wala na siyang pwesto doon sa puso natin eh. Dahil ang puso natin, ang daming mga bagay, no? Marami tayong iniidolong mga bagay, marami tayong inaalala, no? So ano pa po ang kailangan nating gawin upang tayo ay hindi maligaw ng landas? Tayo po, sabi po sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. No? Ano pong sabi dito? Gagawin natin pag tayo nagkaroon ng problema? Rejoice! Pwede po ba nating sabihin rejoice? Sa mga online po nanonood, pwede po ba nating pakitype? Rejoice! Evermore, pray without ceasing. Pag tayo po ay nagkaroon ng problema, binigyan po tayo ng pagsubok, may challenges po tayo sa ating buhay, ano po ang unang gagawin natin? Mamamoblema tayo, namamoblema tayo sa pera, namamoblema tayo sa ganyan, trabaho. Kung ano man pagsubok binigay sa atin, ang unang gagawin, ano sabi? Rejoice. Second, pray. Third is, kailangan po natin mag-give thanks. Tatlong item po ang sinasabi dito. Unang reaction natin, hindi tayo magre-reklamo, magre-rejoice. No? Pag ginawa po natin itong tatlong na to, magpe-pray tayo, tapos magpapasalamat tayo bago tayo magre-respond sa bagay o problema ang hinaharap po natin. Hindi po tayo magkakamali ng reaksyon, magkakamali ng desisyon sa ating buhay. Tayo po ay mananatiling good and faithful servant sa hinihintay po natin sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Panghawakan po natin itong tatlong bagay na to. Pag humaharap tayo sa ating mga problema sa buhay, we always need to rejoice, we pray, and give thanks. Maraming bagay po tayong pwedeng pasalamatan, mga kapatid. Pwede po natin sabihin, give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. Bakit po? Naalala nyo po yung kwento, no? Meron pong bond paper, merong tuldok po sa gitna. Ang madalas nakikita po ng mga tao, isang tuldok sa gitna. Tama po? Dapat po nating pansinin, meron pong bond paper na buo, na puti, na malinis, na dapat nakikita ng ating mga mata. Hindi natin na-appreciate kung ano yung mga meron natin eh. No? Malinaw po ang mata natin, pero may tinatawag po na farsighted. No? Parang pag-ibig lang, ano? Ang layo ng tingin ng iba, nandyan na pala sa harapan mo, hindi mo pa pinapansin. Tama po? Parang may hugot yung mga iba dyan, ha? Ha? No, di ba? Tama po. So, ganun po kasi yun, mga kapatid, no? Ngayon po kasi yun, mga kapatid. Dapat nakikita po natin kung ano po ang mga blessing po natin. Maraming bagay po tayong pwedeng pasalamatan. Hindi porque nagkaroon po tayo ng problema, reklamo kagad. Magre-react po tayo kagad. No? Hanayin natin, sanayin po natin na magkaroon ng ganitong klaseng habit, ganitong klaseng kultura ang kailangan sa ating kingdom. Tayo po ay hindi magre-react. Tayo po ay dapat mag-respond. Paano ka magre-respond? Eh, naka-react ka na. No? Tandaan po natin, we should rejoice, pray, and give thanks. Pag itong bagay na to ginawa natin, hindi na lalabas yung galit mo eh. Natuto ka na manalangin, natuto ka na mag-forgive eh. May sumingit sa kotse mo, pag nagda-drive po tayo, pinagalitan tayo ng kung sino man, nakasakit po sa atin. Ang mga taong mahal natin sa buhay, madalas, meron pong nasasabing hindi maganda sa atin, no? Ano pong gagawin natin? Magre-react tayo. Mali po yun, mga kapatid. Tandaan po natin, we rejoice on every situation. We pray, we give thanks, then we react.
Pag nagawa mo to, ilang segundo na nakalipas. Sinisigurado ko sa inyo, mga kapatid, tayo po ay magkakaroon ng tamang respond kung sino man ang mga nananakit po sa atin, no? Handaan po natin, kapatid. We need to love the Lord, your God, with all your heart, all your soul, and with all your mind. Kung tayo po ay hindi natin mamahalin ang ating Diyos ng buong puso, buong isipan at kaluluwa, ay marami pong papasok na mga idolo sa ating buhay na papalit sa ating Diyos. Tandaan po natin yan. Wala tayong room for Satan sa ating buhay. Kailangan po natin tandaan, no? Pag meron tayong hinahanap, hinaharap na pagsubok, hinaharap na kahirapan sa buhay, we reject evil in Jesus' name. Yan ang kailangan nating tandaan. Walang room, walang space, walang espasyo ang kasamaan o si Satan sa ating buhay. Diyan po papasok na buo ang ating puso, buo ang ating isip at ang ating kaluluwa ay para sa Diyos lamang, para gamitin po niya. Tandaan po natin, mga kapatid, ang ating Ama sa Langit, dahil Father's Day po ngayon, mga kapatid, ito po, maraming beses na po natin naririnig, kaso pinapalampas lang natin. Tayo po dapat, pag nakarinig po ng salita ng Diyos, ano pong ginagawa natin? Kailangan po nating isabuhay. Dahil kung nakirinig po tayo, nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos, ngunit hindi natin tinatanggap, rinig lang tayo, nakakalyo po, nakakalyo ang ating puso. Tumitigas ang ating puso. Baka sakaling hindi po natin alam, pero isang paalala po sa atin, mga kapatid. Pag tayo kinig ng kinig sa salita ng Diyos, kahit saan, kahit anong relihiyon, kinig ka ng kinig, ang gospel kasi maririnig ng lahat ng tao yan, eh. No? So ngayon, kinig tayo ng kinig, hindi natin sinasabuhay, hindi natin tinatanggap. Makakalyo, titigas po ang ating puso, no? Tandaan po natin, ito po ang nature ng ating Ama. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and future. Amen po? Ito po ang kailangan nating panghawakan, no? Hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos, no? Huwag po tayong nalilito sa ating buhay. Ang sabi po sa atin, meron siyang plano para sa atin. Tandaan po natin, Diyos ang naglikha sa buong mundo. Siya lang ang nakakaalam ng plano sa ating buhay. Pakitaas nga po ng kamay, sino yung mga tatay, tatay? Ang daming tatay, praise God. No? Yung mga ano, anak. Anak, yung mga youth, no? Praise God. Mga asawa, no? Asawa, mga babaeng asawa, praise God, no? Lahat po tayo ay may kanya-kanyang role, may kanya-kanyang pananaw sa buhay. Ngunit, tandaan po natin, dapat po natin makita, no? Na ang Diyos natin na nasa langit ay merong perpektong plano sa bawat isa sa atin. Huwag po natin kinokontrol, iniidolo ang buhay na hinaharap po natin. Nagagawa po tayo ng sarili nating plano para sa ating pamilya, sa ating mga anak. At yung mga anak, huwag kayong gagawa ng sarili nyong diskarte, sarili nyong plano sa buhay nyo. Dahil ang ating Ama na nasa langit ay yung sinabi sa atin, meron siyang perpektong plano. Hindi po tayo ipapahamak ng ating Ama, no? Ang plano niya ay bigyan tayo ng pag-asa at kinabukasan. Kailangan po nating tandaan na ang ating Ama sa langit, hindi po tayo pinapabayaan. Mga kapatid, tandaan po natin, narinig na po natin siguro itong verse na to, no? Hindi po tayo binibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Tama po, narinig na po natin yan. Amen? Amen. Ito po ang verse na yon. 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except such as in common to men. But God is faithful. Pakitype nga dyan sa online, God is faithful. Pwede ba natin sabihin, God is faithful? God is faithful.
Amen! Ang ating Panginoon ay hindi po nagbabago. Past, present, and future. Siya po ay hindi magbabago. No? Tandaan po natin. God will not allow you to be tempted beyond what you are. Hindi po tayo bibigyan ng pagsubok na hindi po natin kayang lampasan. Bakit mahirap ang pagsubok ko? Bakit pagsubok ko ganito kahirap? Bakit si ano mabilis lang? Kasi alam ng ating Diyos sa langit, ang puso natin ay mas malakas, manampalataya sa Kanya at malalampasan natin. Ito pa ang importante. Naririnig natin palagi, binibigyan tayo ng pagsubok, pero hindi po natin napapansin, no? Nalalampasan na lang. Ito pinaka-importante. Makinig po ang lahat, no? With the temptation will also make the way of escape, no? That you may be able to bear it. Itong huling phrase na to, mga kapatid, hindi po natin naririnig. No? Hindi po natin naririnig. Ang naririnig lang natin madalas, no? Sa mga social media or sa mga bagay. Mga kapatid, hindi po tayo bibigyan ng Lord ng pagsubok na hindi natin kaya. Putol. Putol na. Pero meron pang sinasabi dito, na dapat nating malaman, mga kapatid. Binibigyan tayo ng pagsubok at anong binibigay? Escape plan. Binibigyan tayo ng paraan para makalusot sa ating mga problema. Hindi po ito naririnig madalas, tama po? Pero tatandaan po natin, kapatid, pag tayo ay sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, sure ball tayo. Pwede bang sabihin natin, sure ball? Amen. Bakit hindi tayo umaayon? Sure win na nga tayo dito eh, sure win. Ayaw pa natin ang sure win. Gusto natin yung may thrill eh. Tama po? Gusto natin yung sumusugal pa tayo. No? Napakalinaw ng pangako ng ating Ama. No? Sure win po tayo. Kung tayo po ay maninindigan sa mga pagsubok na hinaharap natin, hindi tayo susuko. Tayo po ay magiging masaya, mananalangin, at magpapasalamat sa ating Ama. Tayo po ay magpapatuloy na maninindigan to be a good and faithful servant. Isipin po natin, oh, pati yung escape plan, pati yung paglusot mo sa problema mo, ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Eh. Naniniwala po ba tayo doon? Yan ang miragro na hindi maipaliwanag ng siyensya sa atin. Bakit meron tayong Diyos na bibigyan tayo ng pagsubok? Pati yung solusyon bibigay na hihintayin mo lang. Para ka namang, parang nagtetest tayo, no? Lahat po tayo nag-estudyante, tama po? Sa mga youth, estudyante. Amen po dyan, amen? Amen! Binigay na yung test paper sa atin. Pati yung sagot, binigay na. Kukopyahin mo na lang, ayaw mo pa. Tama po? Mahaba yung test, eh, mahaba. Eh, kukopyahin mo na nga lang, eh, ayaw mo pa. Pati solusyon, hihintayin mo na lang. Yan po ang inisinasabi po sa atin. Matuto po tayong maghintay sa ating panalangin. Hindi po lahat ng pinapanalangin po natin ibibigay ngayon. At hindi po lahat ng ating pinapanalangin ay ang ating kailangan sa ating buhay. Ang binibigay po sa atin ng ating Panginoon na solusyon, hindi po ang solusyon ng nasa ating puso. Ang solusyon na binibigay po sa atin ay ang solusyon ng perfect ng ating Ama. Solusyon po na siya ang nakakaalam kung ano ang mas nakakabuti sa bawat isa sa atin. Ang kailangan natin na perfectong solusyon. Mga kapatid, dahil Father's Day po ngayon, hayaan niyo po akong mag-iwan ng isang, bago tayo mag-close, no? Hayaan niyo po akong mag-share ng last verse. Bago po akong mag-share ng last verse, i-apply po natin ang natutunan nating mensahe ngayong araw. Sample po, sa parable of faithful servant. Paano po tayo mananatiling faithful sa ating buhay? Umpisahan ko po sa Father, no? Dahil Father's Day po ngayon. Tayo pong mga Father. Tapos po ang kamay, mga Father. Amen. Sa online po, I'm sure may maraming manonood ng mga Father. Ito po ang ating reminder sa bawat isa sa atin, mga Father. Tayo po ay binigyan ng katungkulan bilang isang ama sa ating mga anak.
Ano po ang dapat nating gawin bilang ama? Tayo po ba gagawa ng sariling plano? Tayo po ba ay sasakalin po ba natin ang ating pamilya, ang ating anak base sa ating alam na plano na mas maganda po para sa kanila? O susuko po tayo sa plano ng ating Panginoon, no? Tandaan natin, binigyan po tayo ng trabaho ng ating Panginoon. Hindi po kontrolin ang plano. Kung hindi, sumuko tayo sa kanyang perfectong plano. Lalakbayin lang natin ang kanyang plano sa ating buhay. Sa mga anak, paano po natin may i-apply ang mensahe ng faithful servant, no? Sa mga anak, amen nga dyan yung mga anak, mga youth, praise God. Paano natin i-apply? Tayo po ay estudyante, no? Gawin natin ang tungkulin natin bilang estudyante, mga youth. Mga anak, we obey our parents, we honor our parents. Pwede po natin sabihin, honor our parents. Praise God. Bakit? Tayo pong mga anak, pag hindi po tayo sumusunod or we disobey our parents. Pansinin po natin, ha? Obedience. Obedience po. Sa gitna po, merong three-letter word na hindi po natin napapansin. No? Pwede nyo pong i-type sa cellphone nyo, obedience. Sa online, pakitype, obedience. Sa gitna po niya, merong three-letter words na hindi natin napapansin. Ano po yun? D-I-E, die. Pag hindi po tayo nag-o-obey, ay tayo po ay mamamatay. Tayo po ay mapahamak. Tatandaan po natin, sa obedience, merong keyword na die, na dapat po nating mapansin. Pag tayo ay hindi sumunod sa ating mga magulang, ay tayo po ay mapapahamak. No? Tulungan po natin ang ating earthly father, ang ating ama na nasa lupa. No? Huwag po natin silang pahirapan. Pag tayo po ay hindi sumasang-ayon sa mga desisyon o ang mga pinapagawa po sa atin ng ating ama na nasa lupa, ano pong mangyayari? Tinutukso lang po natin ang ating mga ama na nasa lupa na gumawa ng hindi maganda. Example po, hindi po tayo nag-aaral mabuti. Ako po, ang aking nakaraan, ha, ma-share ko lang. Ako po ay, ang aking ama po ay wala na po. No? 2016 ay nawala na po siya. Hindi ko man lang naiparamdam sa aking ama kung gaano ko siya kamahal. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, lalong-lalo na ang mga youth, kayong mga may ama pa, iparamdam po natin sa ating ama na nasa lupa, na mahal po natin ang ating ama. Dahil tayo po, kung tayo po ay sumuway sa ating ama, hindi lang po tayo mapapahamak, kung hindi po, hahatakin din po natin ang ating mga ama kasama natin na mapahamak. Bakit po? Hindi ba ang ating mga ama? Mahal na mahal natin ang ating mga anak. Lahat po gagawin natin para sa ating mga anak, eh. Tama po? Hindi ba natutokso tayo gumawa ng mga kalokohan? Tama, mali. Amen. So ganun. Ganun po ang kailangan nating tandaan, mga anak. No? Tayo po ay maninindigan. Huwag po tayong maging pasaway. Bilang anak, gawin po natin ang ating tungkulin bilang isang faithful servant. Dahil po, pag ang ating Panginoon ay bumalik, hindi po tayo bababayaan. Tayo po ay bibigyan ng reward. Sa mga nanay po, no? Kahit Father's Day po ngayon, paano po natin i-apply, no? Sa mga kababaihan, no? Nanay, paano po tayo magiging good and faithful servant? Tulungan po natin ang ating asawa. We need to encourage, no? Our spouse, our husband, kung paano po mapalapit lalo sa ating Panginoon. No? Mga lalaki po, minsan madali pong matalisod, no? Madali pong matukso dahil ginagawa po natin ang mga problema, niyayakap natin at ginagawa natin sa sarili nating diskarte. So a role of a wife is to be a helper to her husband. Amen po? Amen. Ito po ang verse na iiwan ko po sa atin, no? Tayo po ay merong ama na nasa langit na nagmamahal po sa atin, no?
Sabi sa John 1:12, yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Tayo po ay may karapatan upang maging anak ng Diyos. Ano pong gagawin? Tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay maniwala sa kanyang pangalan na tayo po ay hindi po niya pababayaan. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay maligtas sa ating kasalanan. Huwag po natin kakalimutan ang napakasimpleng kwento na pag-ibig ng ating Ama na nasa langit dahil Father's Day po ngayon. Sa mga tatay na may tatay, sa mga tulad ko na wala ng ama, at baka sakaling may mga iba pa ay may ama na hindi po maganda ang kaugali, bad father, no? Huwag po natin hahayaan na malinlang tayo ng demonyo, no? Sa mga tatay, huwag po tayong magpapaloko sa demonyo na tayo ay masamang tatay. Lahat po tayo nagkakamali. Yung nakaraan, patawarin mo ang iyong sarili. Patawarin natin ang ating nakaraan upang tayo makamag-move on. No? Hindi po tayo nakaka-move on, yun po ang problema. No? Palagi nating niyayakap kung ano yung ating nakaraan. No? Ngayon, bumabawi tayo sa ating anak. Bumabawi tayo sa ating asawa, sa ating pamilya. Pero hindi naman yan ang gustong plano ng ating Panginoon. Eh. No? Isuko po natin ang ating paglalakbay, ang ating action, no? Sa plano, perpektong plano ng ating Ama na nasa langit, no? Tandaan po natin, mga kapatid, ang ating Ama po na nasa langit ay mahal na mahal po tayo. Binigay po niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para po sa bawat isa sa atin na kung sino man ay tumanggap sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hayaan po natin na maghari si Jesus sa ating buhay. At makikita nyo po ang pagbabago sa ating buhay. Makikita po ng bawat isa sa atin kung ano si Kristo at kung paano po siya magbago ng buhay ng isang tao. Meron po ba sa atin dito, no? I grab this opportunity, no? To pray for you, no? Meron po ba sa atin dito na-touch po ng ating message po ngayon? Pwede po bang pakitaas ang ating kamay? Meron po bang hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon? Pwede po ba tayong tumayo? Bigyan ko po kayo ng prayer sa mga hindi pa nakakatanggap or tumanggap na. Ngunit, feeling nyo po ay tayo po ay hindi pa po naisusuko ang ating buhay, no? Sa online, pwede ko po kayong ipag-pray, no? No? Na lahat po ng mga taong feeling nyo ay nalulugnot, ang plano po ninyo ay kinokontrol nyo masyado. Pero po, hindi pala nasasang-ayon, ano? Sa ating Panginoong Jesus. No? So, I close this session, no? With a prayer. Allow me to pray to for everybody. Pwede po tayong manalangin, pwede po tayong tumayo, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you, Lord God. We thank you for this freedom, Lord God, na binigay niyo po sa amin. Thank you po sa grace na binigay niyo sa amin. Na kayo po ay merong perpektong plano para po sa bawat isa sa amin. Father, we thank you for creating your stories to each and every one. No? Kayo po ay ang author ng aming buhay. Lord God, we surrender to you our lives. We humbly surrender to you. May you continue to be the author and create your stories in our lives, Lord God. Lord God, as we continue to surrender to you, may you please empower each and everyone, especially fathers, today, that be reminded that there is a Father in heaven that can duplicate His life, His love towards sa mga father po natin na nandito po ngayon.
And we pray for everybody that we continue to have this hunger for the Word of God. Dahil po, ang salita po ng Diyos, ito po, ang tutulong po sa bawat isa po sa amin upang kami po ay manatiling good and faithful servant. Lord God, we thank you. We grab this opportunity to thank you for creating miracles in our life. Marami po kaming pagsubok na naranasan, Panginoon. Pero nagpapasalamat po kami. In Jesus' name, we give thanks na hindi nyo po kami pinapabayaan. Sa halip ay binibigyan nyo po kami ng solusyon sa bawat problema na aming hinaharap. Panginoon, we thank you for this message for today, that we continue to be reminded that we should be grounded in your word. We should be faithful because you, God, is a faithful God that gives challenges but also provide the solution for our problem. Lord God, we continue to surrender to you our lives. We surrender to you our family, our loved ones. Lord God, we know that you are the Holy Father that has the perfect plan sa lahat ng buhay po namin. Panginoon, sinusuko po namin sa inyo. Ang lahat ng papuri ay sa inyo lamang. We glorify your name. Lord God, may you continue to teach us each and every day na kami po ay hindi sumang-ayon sa aming weakly flesh, sa aming kahinaan ng aming katawan. Kung hindi po, sumuko po sa Holy Spirit na nasa bawat isa po sa amin. Lord God, as we continue to surrender to you our lives, may you take full control. Please override every decision that is not aligned with you. Lord God, please override every time before we do mistakes. Please provide us wisdom and discernment on the decision that we will be doing, Lord God. Because we, Lord God, we humbly pray for you that we want to draw more and more closer to you each and every day, Lord God. Lord God, we surrender to you everything. We surrender to you our life. We humbly pray for this in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God po sa ating...